Maraming kilalang kainan sa Bulacan. Lalong-lalo na sa mga taong 1998. Talaga naman nagkalat ang mga karinderiya sa mga kalye. Pero sa dinami-dami, meron talagang iisang naiiba. At ito ang ikikwento ko sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Loriena. Tubong Bulacan ako. Pero dahil sa nangyari noon, nandito na ako ngayon sa Cebu. Dalaga pa lang ako. Sinasama na ako ni Mama sa paghuhugas niya ng pinggan sa mga karinderiya. Yun kasi ang kinamulatan kong trabaho niya. Yun na rin ang bumubuhay sa amin nung mawala ang tatay. Marami nang napasukan na kainan si Mama. Ganoon na din po karami ang experience ko sa pagiging helper niya. Kaya hindi na bago sa akin ang paghuhugas. Kapag wala akong pasok sa school, diretso na ako sa trabaho ni Mama. Yung karinderiya ang pinapasukan ni Mama noon, malakas po. Pero hindi po palaging swerte. Bigla kasing nabawasan ng customer nila. Ilang araw, nalaman po nila na mayroong bagong tayong karinderiya sa kanila. Andun lang yung sa kabilang kanto. Siyempre sa negosyo, normal po yung kompetisyon. Kaya nung malaman nila na mayroon ng kalaban, pinabantayan at pinaobserbahan yun ng amo ni Mama. Hindi rin kasi biro mag-isip yung amo ni Mama. Ganun daw kasi talaga kapag Chinese. Takot maagawan ng customer. Kinausap ako ng amo ni Mama na si Mr. C. Nagkaroon ako ng sariling trabaho. At ayun nga, ay mag-spice sa sinasabing karinderiya. Nang una kong punta sa karinderiya na yun, medyo namangha ako. Kasi ang dami talagang tao. Nasasakop na nga rin yung kalsada eh. Sa dami na nagpupunta doon, nasapawa na talaga nun yung karinderiya ni Mr. C. Kaya talagang galit na galit yung incheck. Mas lalo niya ako tinaasan ng bayad. Basta kailangan ko rin malaman kung anong secret recipe nila. Ilang araw at gabi ako nagpabalik-balik sa kanila, Sir Paul. Kung minsan, umorder na lang ako sa kanila. Take out. Kahit hindi naman po ako kumakain ng luto nila. Minibigay ko lang sa pulubis sa gilid ng school. Bukod kasi sa kalaban nila Mr. Sion, wala rin akong tiwala sa luto nila. Nalaman ko na ang kainan pala na yun ay pagmamayari ng isang biyudang babae. Kilala siya bilang Aling Kikay. Siya ay taga Bulacan. Base sa mga napagtanungan kong customer. Sa ilang beses kong pagpunta doon, napansin ko na ang mabenta sa kanila ay yung luto po nilang dinuguan. Ang daming putahe doon. Pero nahuhumaling talaga sila sa dinuguan ni Aling Kikay. Naisip ko nga noon na baka magaling lang talaga magluto sa Aling Kikay. Lunes ang gabi noon, galing akong school. Kapag umuwi ako, dinadaanan ko talaga yung karinderiya nila Aling Kikay. Nung pagkakataon na yun, maayos na ang karinderiya nila. Nagkaroon sila ng parang bakod sa bandang likod. Tapos sa harapan, pwede kang umorder. Sinilip ko ang likuran. Ang dami pa rin tao. Pagbalik ko ng tingin kay Aling Kikay, nakatingin na po siya sa akin ng diretso. Seryoso lang ang mukha niya. Kahit pambaon ko na lang kinabukasan yung pera ko, napilitan akong bumili. Parang hindi siya maghinala nun. At dahil dinuguan nga yung specialty ng karinderiya, iyon ang inorder ko. Pagtalikod ko, nararamdaman ko yung tingin kay Aling Kikay. Parang nahalata na po niya yung ginagawa ko. Pero dead mo na lang ako, Sir Paul. Hanggang sa makauwi ako, dala ko po yung dinuguan. Wala akong ibang kasama sa bahay kasi nasa karinderiya pa si Mama. Paglabas ko ng bahay, meron po nag-iinuman sa milabas. Binigay ko yung dinuguan. Pulutan ka ako nila. Gusto ko kasing malaman sa kanila kung masarap ba o hindi. Ayaw ko kasing ako yung tumikim eh. Hindi ko alam, pero wala talaga akong tiwala sa luto ni Aling Kikay. At ang sabi naman po ng mga lasinggero, masarap naman. Kinabukasan pagpasok ko, pinaalam ko na agad sa amo kong incheck yung mga nalaman ko. Tinapatan nila ang dinuguan ni Aling Kikay. Pero kahit anong gawin nila Mama, hindi na po nila mabawi yung mga customer. Habang tumatagal, nauubos talaga. Lahat, nagsilipatan na kay Aling Kikay. At lahat ng customer doon, ay walang ibang bukang bibig, kundi yung tinaguan nga. Dahil nga doon, unti-unting nalugi yung karinderiya ni Mr. C. Nawalan pansamantala ng trabaho si Mama. Noong mga panahon nga na yun, nagtitinda na lang nakakanin si Mama. Pero ako,
Hindi ko tinigilan yung karinderi na yun. Mas lalo ako nag-interes dahil sa bigla nilang pag-usbong. May mga pagkakataon na lumalabas ako ng bahay para pumunta doon. Kahit kasi malalim na ang gabi, tinadagsa pa rin ang karinderya, pati yung dinuguan ni Aling Kikay. Isang gabi noon, nagpunta ako sa karinderya ni Aling Kikay. Ilang metro lang ang layo nun sa akin. Nakatanaw ako doon. Kala mo talaga palengke. Noong oras na yun, hindi ko na makita si Aling Kikay. Yung mga taunang niya nandoon. Kaya sinamantala ko yun para magpunta doon. Pati mali siya ako lumapit. Umorder ako kunwari para isipin nilang customer ako. Habang naghihintay ako sa lamesa, inobserbahan ko po Sir Paul yung ibang mga kumakain para sila mga balisa. Habang kumakain kasi, natutulala lang sila. Ang weirdo lang na kapag sumubo sila, diretso lunok na hindi man lang sila umiinom ng tubig. Sinubukan kong kausapin yung nasa harap kong table. Nilungo naman niya ako, pero tumingin siya sa akin. Nakanganga pa nga eh. Yung akala mong parang zombie, parang wala sa sarili. Hindi lang po ako nakatiis, Sir Paul. Nakaisip ko ng paraan kung paano makapasok sa may kitchen nila. Nakiusap ako sa mga bantay na kung sakali baka pwede makibanyo. Ginamit ko na lang yung pagkababae ko para pagbigyan nila ako. At dahil ikasa sa akin ng pagka-cute, ginamit ko yun. Ayaw pa nga nilang pumayag eh. Pero nung makita nilang parang naiihi na ako, pinapasok po nila ako. Hinatid ako ng lalaki sa banyo. May mga nadaanan pa akong styro na box. Malalaki. Kaya iba yung naaamoy ko roon. Kaya nakuha ninyo attention ko. Nagkunwari ako na walang tabo sa banyo. Kaya nag-utos ako sa isang lalaki na kumuha ng tabo. Nang umalis na siya, kumuha ako ng plastic. Binuksan ko yung styro. Dugo po ang laman nun. Yun ato yung ginagamit sa may dinaguan. Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko. Pero, sumalok po ako ng kaunting dugo galing doon. Buti, hindi nakalata yung lalaki na makabalik siya. Nakalabas naman po ako ng banyo nila. Nakabalik din ako na maayos sa table ko. Malis din ako doon. Hindi pa ako nakakalayo. Nakasalubong ko sa Aling Kikay. Napatingin siya sa akin. Samantalang ako, umiwas ako sa kanya. Hindi kasi ako komportable sa kanya eh. Mula ka rin hanggang sa amin, 10 minutong lakarin po. Inong gabi na yun, pahirapan na pong makasakay. Wala ako ibang pagpipilian, kundi ang maglakad. Sa paglalakad ko, bigla ko pong naramdaman na parang may nakasunod sa akin. Hindi ako mapakali, kaya lingon ako ng lingon. Nagulat na lang ako nang may marinig akong boses ng babae sa kung saan. Paglingon ko, wala naman. Basta ang sabi niya lang, ano rin bang kailangan ko? Bakit daw ako nakikialam? Parang galit pa yung boses niya, kaya kinabahan ako. Mas nakakakaba pa, kasi hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko naman pumasabing sa Aling Kikay yun, kasi hindi ko saulado ang boses niya. Naglakad ako ng matuli nun. Mabilis na rin yung mga yabag ng paa na naririnig ko. Pero kapag titingnan naman sa likuran, biglang nawawala. Nagkiinit na yung mukha ko sa sobrang takot, Sir Paul. Namamawas din ako ng malamig. Nananay yung mga balahibo ko. Dahil sa buong buhay ko, yun lang ang unang pagkakataon na naranasan ko yun. Mas naging malala yung sumunod na eksena, Sir Paul. Dito ko na nasipat ng tingin yung babaeng gumagapang papunta sa may sasakyan. Napatanong pa ako kung sino yun. Pero ang narinig ko lang pong tugon, yung parang tunog ng aso na mangangagat. Hindi na po ako nagsaya ng oras noon. Mabilis akong tumakbo. Hindi na ako lumingon sa likuran ko. Nag-focus na ako sa dinadaanan ko. Nakahinga ako ng maluwag nang may makita na akong kanto ng may mga ilaw. Pagtingin ko sa likuran, wala na rin po yung sumusunod. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto doon para maghintay na makakasabay. Nakakatakot na po kasi na baka pag mag-isa lang ako, may a-attack sa akin na kung ano. Nang makauwi ako sa bahay namin, naging kampante na ako. Bahay namin yun eh. Pero habang nasa kwarto ako noon,
biglang may kumatok sa pinto namin. Sa mga ganong oras, wala akong ibang alam na pwedeng kumatok. Hindi ko binuksan ang pinto. Sumunod nun, sa bubong namin, may kumakaluskus na. Nadidinig ko na naman yung parang asong mga ngagat. Kinikilabutan na po ako nun. Kinuha ko po yung itak namin. Hindi ko naginising si mama. Pagod kasi yun eh. Mabuti na lang po talaga. Nagpunta si Tito Romel sa bahay para humingi ng kanin. Saka lang po nawalan ko laskos. Makalipas pong ilang araw, mas lalo pang tumadag sa ama ko, Sumer, sa karinda rin ni Aling Kikay. Medyo hindi nga lang magandaan nangyari. Halos lahat kasi ng nakatikim ng dinuguan nila, iba na ang kinikilos. Kagaya na lang po ng mga lisanggero na nabigyan ko ng dinuguan. Lahat sila, hindi na makausap na maayos. Naglalaway at laging tulala. May isa pa nga sa kanila na nanghihina raw kapag hindi nakakakain ng dinuguan. Isa sa mga kamag-anak ng lasinggero, kinausap ko. Inamin ko kasi na ako nagpakain ng dinuguan at yung dinuguan ay galing nga kay Aling Kikay. Hindi naman siya nagalit. Sa katunayan, inutusan niya pa nga ako eh. Kumuha daw ako ng dinuguan kala Aling Kikay. Hindi ko pa maintindihan ng una kung bakit. Pero dahil hindi nga ako makapunta doon, dahil nga sa naranasan ko, ang binigay ko nalang kay Mang Chupeng ay yung dugong nakuha ko nung nakaraan. Tatlong araw nang nakaimpak sa bahay yun. Nang makuha na namang Chupeng yung dugo, nagpunta kami sa isang albularyo. Sa bandang ubando yun. Hindi yun alam ni Mama. Pinasuri namin sa albularyo yung dugo. Nilagay sa mangkok. Tapos yung albularyo, kumuha ng isang pirasong kalamansi. Pinakita sa amin ng albularyo yung pagpatak niya ng kalamansi sa may dugo. Mga ilang minuto lang, napansin namin ni Mang Chupeng na biglang nag-iba ng kulay yung dugo. Umalingaso din yung mabahong amoy. Naging kulay berde na parang may mga nakalutang na kung anong dahon. Ang sabi ng albularyo, dugo raw ng tao yun. Hinaluan daw ng kung ano-anong halaman. Ang pinakakinagulat ko sa sinabi ng albularyo, kagagawin daw yun ng aswang. Ginagawa ng mga aswang yun para manipulin ang utak ng sino mong makatikim noon. Parang gayuma raw, pero mas malala pa daw doon. Kasi yung mga mabibiktima raw noon, parang magiging utak aswang na rin. Natanta ko na lahat. Doon ko mas naintindihan kung bakit ang daming baliw na baliw sa dinuguan ni Aling Kikay. Dahil yung dugo pala na ginagamit nila ay dugo ng tao. Bukod pa ron, nilalagyan pa rin ako kung anong halaman at may orasyon. Yung sikreto na Aling Kikay, kami lang po'y nakaalam. Itinago na muna namin dahil sabi ng albularyo, malalagay sa alanganin ang buhay namin kapag nalaman ni Aling Kikay na alam na nga namin. Ginamot po yung mga lisinggero. Mula na matukusan ko yung ginagawa ni Aling Kikay, hindi na ako makalabas ng bahay. Palagi na kasi ako nakakaramdam na parang may nagmaman naman sa akin. Napilitan na akong umalis sa lugar namin dahil nagpakita na sa akin yung sinasabing aswang ng albularyo. Hindi ko alam kung si Aling Kikay yun, pero babae siya at kasing tangkad ko lang din. Nakatayo siya nun sa may puno ng mangga. Sa sobrang takot ko nun, sabay nila Mang Chupeng ako tumakbo. Si Mang Chupeng na rin po ang nagsabi na kailangan na nga namin umalis ni Mama ng Bulacan. Inamin ko naman kay Mama ang nangyari. Maswerte ako kasi niniwala naman siya agad sa akin. Maging si Mama rin pala, nakakaramdam na rin nakakaiba. Lalo na sa gabi kapag papauwi siya. Dahil nga doon, nagpunta kami ng Manila. At dito, nagsimula kami ng bagong buhay. Nakatakas naman kami sa panggugulo ng mga aswang. Pero yung takot, nandito pa. Nakausap ko kasi si Mang Chupeng. Dalawang taon makalipas nang umalis kami. Ang sabi niya, may naghahanap daw sa amin ni Mama.
Kaya kahit kailan, hindi na kami bumalik doon. At para mas ligtas kami, nagpunta na lang po kami ng Cebu, sa side ni Mama. Ang huling balita ko kay Mang Chupeng, bigla raw siyang hindi na matagpuan. Ang sabi, may mga dumukot daw sa kanya. Hindi ko po malilimutin yun. Kaya ngayon, kahit maraming taon na po ang nakalipas, mas pipiliin ko na lang manahimik kaysa mga ilama. Ayoko nang malagay sa alanganin ng buhay namin ni Mama. Kasi hanggang ngayon, yung karintira po na yun ay patuloy pa rin ang operasyon. Ang hindi ko lang alam kung yun dinaguan pa rin ba nila ay dugo ng tao.